kasi yung mundo mo, syempre, ayan yung mundo mo, nakatingin ka sa, mayat maya, naka-live ka, kumakain ka, naka-live ka. Do, sila yung nagpapaligaya sa'yo, pero wag mong hayaan na sila din yung maging cause ng breakdown mo. Diba? Kumbaga, dapat sa kanila ka lang kumuha ng lakas para ipagpatuloy mo yung araw-araw na ginagawa mo. Pero ang nakakatuwa kay Perlis, ang bilis niya namang makabangon din. Tulog lang ako, babangon ako ulit. Diyan lang ako, ma'am. Tapos okay na ako kung nabukasan mo. Totoo ba okay ka na? Siyempre, diba? Alam ko naman yan. Deep inside, nandun pa din. Hindi mo pa rin nakakalimutan. Kumbaga, you're trying to be okay lang. Kasi syempre, kailangan mong magpasaya ng tao. Kailangan mong ayaw mo din na maging malungkot yung mga kaibigan mo sa paligid mo, di ba? Kaya nakikibagay ka, kahit hindi ka okay, pinipilit mong maging okay. Ate, pag ano, pag strong na siya, pag niyakap mo siya, nababreak. Di ba? Bigla na lang tutulo yung luha. Yun nga, ma'am, kahit okay na ako, ma'am, basta pag ginakap ako, ma'am, ginakap ako, naiiyak ako ulit. Kasi nga, hindi ka pa talaga okay. Parang yun yung hinihintay mong moment na merong magko-comfort sa'yo, na merong tatapik ng likod mo na, Perlas, okay lang yan, andito kami para sa'yo. Yes. Diba? Alam mo yung iba kasi yung sinasabi lang, iba din yung nararamdaman na nakikil mo mismo through hugs, kisses, alam mo yun? Apo. And it's okay not to be okay. Yes, tama. Totoo. Oo. Ano mong ginagawa niyo pag di kayo okay? Ako? Natutulog. Pero valid po yun. Ako din. Oo, ano lang, depende. Depende sa mood. Sometimes nakahiga lang, ganyan, TV, Netflix, o kaya cellphone. Kain. Ganun din, kain. Mag-live. hindi ako nagla-live, or hindi ako nagko-content pag hindi ako okay. Usually, hindi ako kasi ayokong lumabas yung, alam mo yun, ayokong may masabi akong hindi maganda. So, parang mas gusto kong tumahimik lang, kakausap ng friend, ganyan. Iba-iba po talaga kada tao, no? Tsaka mas magandang, yun, kapag hindi ka okay, mas magandang mailabas mo siya talaga. Minsan, yung asawa ko, sige, nakakakwentuhan ko sa, nalalabas ko sa kanya, ganyan. O kaya, sa best friend ko, si Sherry, tatawag ako, ganon. Tapos yun, okay na. Maganda meron kang outlet. Dapat may outlet ka. Ako nga po baliktad eh. Pag sad ako minsan, nagla-live ako. May one time nga po, nagkukwento lang ako, naiyak na ako. Hindi pa naman ako sanay na. Ayoko umiiyak po kasi sa harap ng camera. Kasi ayoko magmukhang kawawa. Pero minsan lumalabas. Minsan lumalabas. Ako din, ma'am. Ako, ma'am, parang naging comfort zone ko na yung live. Kasi feeling ko like yung mga tao na nanonood sa akin, parang hindi naman lahat kasi bashers eh. Parang yung iba talaga, like, sila yung nasasabihan. Live lang ako nakakapagano. Parang sila na yung... Parang nakikinig sila, ma'am, talaga. Actually, nakikinig naman sila, ma'am. Minsan nagbibigay silang advice. Kaya, minsan kapag may problema ako, nagla-live ako. Iba-iba, no? Parang sa nasa panahon din siya. True. Basta kung ano yung sa tingin mo na makakapagpa-okay sa'yo. Kayo, ate, okay ang heart niyo today? Oo naman. Wow. Sana all. Ilang years na ba kami? 21 years na kami. Tagal? Oo. Samantala ako, 5 months pa lang. Hindi, 11 years na kasal. Tapos 21 years na together kasi 10 years kami bago mag 10 years kami mag boyfriend girlfriend bago ikasal. Ang tagal. Talagang kilala niyo na po isa't isa. Oo, yung mga toyo ng isa't isa, yung ganun sapak. Oo. And you have to accept
yung imperfection ng bawat isa. Grabe, ang tagal. Saka pag ganun, dapat best friend mo talaga yung partner mo po eh. Mm-mm. Pero so far, kasi di ba yung iba, parang ano nila, kapag matagal na 7 years, 5 years, ganyan, parang nawawala na yung spark or nananabang na kayo sa isa't isa. So far, sa amin hindi naman. Kumbaga, mas nagiging strong pa. Ah, talaga? Mas nagiging sweet pa, ganun. Siguro kasi ang dami ding ano eh, nakaka-help din yung mga challenges sa buhay. Pero at least naitawid niyo po lahat. Grabe naman, may favoritism si Lord. Grabe. Kasi yan, bago matulog, nag-Netflix muna kami. May Netflix time kami. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang alam niyo yung bonding niya talaga. Oo. Mahilig kasi yun sa mga K-drama, ganyan. So, ako pagkatapos ng live ko, kaya pag hindi na ako busy, hindi yun, sinasamahan ko na siya manood. Tama, may Netflix na ako. Isa na lang ang kulang. Kasama na lang. Kasama na lang talaga. Kasama na lang. Pwede naman si Nico o kaya si Perlas. Hmm. Si Nico, pwede no? Ako pwede din din. Hindi. Na, touch move. Tatlo tayo, pwede naman. Tatlo? O sige. Isa-isa lang. Sabi niyo. Isa-isa lang dapat. Paano mag-Netflix niyan? Tatlo? Ang daming distraction. Wala. Ikaw nga, distraction sa amin. Hindi man kita inaaway. Oy, Jay. Oo. Pero give chance to others. Napanood mo ba yung live ng Rickshan kagabi? Nagtatanong kasi sila ng reaction sa live kagabi. Ay, hindi ko po napanood. Ang ganda, ano pong... in fairness naman, ang daming nag-check out. Ang dami. Nakaano sila? Almost 600,000 sila. Wow! So pressure! Pero I mean, dalawa sila eh, ni Christian tsaka ni Vince. Tsaka ano yun kahapon, parang mansari nila kasi Yobo Day yesterday. So parang mansari nila. Kaya inabangan din talaga ng mga tao. Anong day yung sa inyo, Perlas, ulit? Yung Nicholas? 17. Wala pala akong ganun, no? Eh kasi... Di po kasi ako nagbilang. Nakalimutan ko. Ayan, gagawa na nila. Sila na bahala dyan. Bigyan nyo na ng petsa si Benedict. Ang Benedict. Ah, meron daw. Agawan nyo ako, ha? Oh, ayan. Lagyan nyo ng petsa si Benjen. Benjen. Basta yung Ben, 21. Nakita ko sa analytics. 2? Sa 2 daw? Totoo ba? Oh. Grabe, isang buwan yun na sinisira yung pamilya na. Naku, ang ganda nung shoot ni Jenny. Na-pressure pa ako eh kung paanong shoot yung gagawin ng lock. Ah! Uy, ibig kong sabihin ito. Grabe. At sige na, babay na. Hala! May pabaril-baril pa si Jenny. Oo nga, mala-action star. Magpapabaril. Sobrang ganda niya. Pinaka gusto ko yung parang ano siya, yung Korean look, yung color white. Sobrang fresh niya doon. At saka yung mahaba yung hair niya na naka... Pirintas. Pirintas. Ang angas niya doon. Para siyang supermodel doon. Mm-hmm. Sinave ko na nga po lahat eh. Ako din, may sinave akong picture niya. Lo? Na siyang supermodel doon. Angas niya eh. Sobra, no? Grabe yung Nico for Lux, hashtag Nico for Lux, oh. Ang dami. Ngiti talaga. Mabanggit lang. Kahit tinago niya yung pa-side, kita pa din eh. Ganyan siya. Forgiven nga kaya. Bait talaga ni Perlas, di ako sanay.
Siyempre si Madam, si Miss Iya na lang naman magsigaw-sigaw o dito. Mamaya ka sa akin. Kahit kay Miss Iya, ma'am, di ba mayayain po ako sa isara ka? Ay, sa personal. Oo. Nanibago nga ako kay Perlas nung nandito siya sa bahay eh. Parang ibang tao. Actually, nung event eh. Nahiyain din siya. Oo, yung event. Ang ano, very cutesy, very demure, very mindful. Ano yun? Parang hindi siya Perlas na nakilala mo, na nakita mo sa live. Parang ibang tao. At yung iba, ma'am, nagugulat eh kapag sa personal nila ako na ano. Kasi ano, hindi ko alam, ma'am. Pag sa live, ma'am, parang na-express ko yung sarili ko mag-ingay. Pero pag nasa harapan na ako ng mga tao, parang gusto ko lang, parang ano po, parang hindi ko kaya, parang ano, ma'am. Soft. Ganon din ako. Ay, hindi ko talaga ganun. Parang ano, actually, okay naman din yon. Kasi parang alam mo yun, binabagay mo yung sarili mo sa kung nasaan kang lugar. Opo. Oo, diba? Kumbaga, kung oras ng Bardagulan. Yun nga po. Diba? Kumbaga, parang ano lang po, kunyari, trabaho, parang inaano ko, sineset aside ko yung ano, sa ganda po. Oo. Parang you know how to, ano, to adapt. Compartmentalize. Oo, alam mo kung saan ka lulugar, paano ka lulugar. Diba? Ah, nasa nito din. Ang viewers sa live ko, in fairness ha. Ilan ito mga 1,200 viewers na to, pag hindi lahat ng mga naka-follow, ito, yung mga nanonood kay Ate Ana, mais kayo. Walang laglagan ng ano-ano. Ang dami dito mga nakiusyoso lang, hindi naman naka-follow. Kita mo ngayon lang sila nag-followan. Follow po. Mag-follow kayo kay Ma'am Ana kasi nagla-live kami kay Ma'am Ana eh. Tsaka i-follow nyo kasi mas ano yung voucher when it comes sa ano, pag magbebenta. Kay Ma'am Ana yung voucher talaga. Tsaka doon nakasalala yung... Tapos eto pa, ang daming utos. Hindi naman pala naka-follow. Diba? Mag-follow kayo guys. Grabe, minamanduhan nyo naman si Ma'am. Ang daming utos, ang daming gusto, demanding pa na yung hingi ng ayuda. Hindi naman pala naka-follow. Ipa 400 natin tonight. Follow nyo na guys. Kakaloka. Follow nyo eh. Pati yung followers ko, di, eh, yung mga nanonood dito, lipat kayo madami follow. I-200K na si Madam, i-1 million na, agad-agad. Yes, i-200K nyo na. Sayang yung isang account ko. Kahit? 1.2 million yung isang account ko. Ay, naan po nangyari? Naban sa live, at saka, naban sa live. Permanent? Hindi siya na ano, ma'am? Wala na siyang yellow basket. Permanent yung ban. Nako, hirap. Kahit yung mga nanonood kay Perlas ngayon, kay ano na, kay Ma'am Ana niya na i-follow. In-unfollow niya na po. I-unfollow yung akin. I-unfollow niya si Perlas. Ako na i-follow. Pwede namang... si Madam Ana. Sayang talaga. Sobrang nanghinayang ako. Pero sabi ko, ganun talaga. Pero life must go on. Ang tagal pa naman ipunin ng 1.2? 1.2. Nasa bag pa lang ako. Yun na yung account ko. Wala pa akong business ng locks. Ah, bag po yung binibenta nyo dati? Dati, mga LV, mga... Ah, luxury bags. Luxury bags. Oh, yes. Ang thing today naman, meron pa rin kaming store. Hindi lang na yun, hindi lang ako masyadong focus na doon. Pero, ewan ko baka mamaya magla-live, kung magla-live ba mamaya si na RJ. Kahapon kasi nag-live, mabilis lang eh, kagabi. Pagod na kami. Mas mura po ba sa ganun kesa sa outlet? Depende. Iba-iba. Kasi may pre-love. Wala namang pre-love sa outlet. So, yung iba kasi, nag-aabang ng mas mura, kung maganda pa naman din yung condition, ganyan. Tapos, yung iba kasi, nililet go nila yung mga items nila na ayaw na nila. Alam mo yung, kesa masayang, gawin na lang pera. Mm-hmm. Tama naman. Kumakanta ka daw, Ben. Pag kinuha po ng brand. Ako, may ano na. Huwag na nga kasi kayong mag-utos. Huwag kayo, makapasubo ako dito. Makakaloka. Nangatinleg ko. Paano nyo yan?
Pinla, pinapain niyo ako kay Ben, ha? Di na malayan kanta niya. O, oh, diba? Usually, pina-perform ko po yan. Kapag... Uy, joke lang ha, baka sabihin niyo. No pressure po, Mama Ana. Promise. Laugh, laugh lang. Pero grabe, no? Gano'ng katagal kayong tumatagal sa live? Like, ilang oras kayong naka-live? 3 to 4. Mas matagal ata si Perlas, mas maraming beses ata siya. 5 hours to 6. Na isang diretso? Grabe. Pero nagla-lunch ka minsan, di ba? Lunch or afternoon? Nagla-lunch. Yes. Pero usually, madaling araw ako. Yes, Marian is still Ekran. Oo, mag-shoot nga ulit kami. Abangan nyo. Ah, Ekran din pala si Marian. Si Marian ang nagsimula ng Ekran. Siya talaga ang face of Ekran. Nako, paano po yun? Papalitan namin agad? Gagano. Oo, ma-edit yun. Sorry, sorry, sorry. Ayusin nyo yung mga edit nyo, ha? Ito, naka... Dapat naka ano, kung sakali, bibigyan ko na po kayo ng idea. Nandito si Marian sa gitna, tapos naka-akbay po siya sa akin, tsaka si Jenny, ganun. Tapos gaganan kami. Oh, ganda nun. Ganda nun. biglang bumaba si Mama Ana. Pero grabe, alam mo si Marian, sobrang bait niyan. Sobrang bait, sobrang generous. Sobrang liit ng face. Oo, so... Sobrang ganda. Sobrang ganda. Grabe yung face nun. Pag nakita mo ng malapitan, parang... Starstruck. Ang lambot. Alam mo yung ang lambot na parang talagang wala siyang pinagalaw sa mukha niya. Mm-hmm. Sobrang liit. Mga ganito. Sobrang ganda. Na-starstruck ako sa kanya nung nag-GMA gala ako. Ay, nakita mo siya. Opo. Eh, ako pa naman, pag may mga idol ako, talagang... Hindi ako yung type na, hi, mas... Parang ayoko lalong lumapit. Iwas ako, ganun. Iya ka. Tiklop. O, diba? Ganun din po ako nung nakita ko si Heart. Sabi ko... Si Heart ang nakita ko eh. Hmm. Kasama niya si Cheese nun eh. Mm-hmm. Si Heart din, mabait din yan. Natutuwa ako pagka nakikita kami sa event. Kasi talagang nare-recognize niya ako. Naka-work niya na po siya? Hindi po. Gustong-gusto ko siyang makover. Kaya lang, sobrang ano kasi, halos lahat na yata, meron na siya. Walang pinitan eh. Ah, may conflict. Oo, may conflict eh. So, sabi ko, antayin mo lang, gagawa ako. Ano bang wala ka, gagawa tayo? Oo, yun nga sabi ko, ano bang wala? Gagawa na lang kami. Ano na lang yung wala? Kasi ang hirap eh, parang halos lahat meron na siya. Mm-mm. Ang saya nga eh, nainggit ako sa kanya. Ay, hindi naman nainggit, na like idol ko siya when it comes to pursuing your passion. Talagang kita mo yung love niya sa craft niya. Kasama si Aling Mirna. Naka-live niya na po si Aling Mirna? Hindi pa din, pero naka-message ko na si Aling Mir na pinadalan ko siya ng product, kaya I'm not sure kung dumating na. Meron siyang kalib eh. Ah, may kalib. Super duper bait. Bago pa po ako nagla-live dito, nakaka-live ko po siya dati. Alam mo, tawang-tawa ako dun sa message ni Aling Mir na kay Perlas nung launching. Ano nga sinabi ni Aling Mir na ulit? Mabuhay po kayo. Sana pa umaman pa kayo. Umaman pa kayo ng umaman. Sobrang cute. Nakakatuwa din si Aling yun. Paano ako na yung package niya kung dumating na? Kung what time bukas. Grabe, hindi ko kayang 5 hours, 4 hours straight naka-live. Parang may ano naman po yun, ay pagka yung mga chill na live lang, yung mga chismis, mas kaya po namin yun. Yung kunyay, kumakain lang, ganun. Pero na-experience ko na yung mag-live selling ng 8 hours straight. Paano yun? Dahil kay TikTok, doon sa office ng TikTok.
Parang ang sakit nun sa lalamunan. Masin, masakit talaga. Masakit. Tapos doon ka nakakain. Ay, grabe. Tuloy-tuloy na. Naging full-time job na. Parang meron kaming ano nun eh, meron kaming target. Kaya ganun katagal yung live. Ababilisan nyo! Kanina pa kayo dyan! Alin po? Itong mga to, magto 200k na daw ako. Guys, 2k na lang oh! Follow niya si ma'am. 2k na lang oh! Yung nandirito guys, hindi ba kayo kay Madam Anay, follow nyo. Lahat yung viewers natin dyan, pati yung viewers ni Ben. Ay, si Jenny nga pala, yun nang matagal mag-live, no? Pag sa... Nagla-live selling siya, tinatapos niya, tas personal live. Ah, grabe si Jenny. Hindi ko rin kinakaya yung powers ni Jenny. Nakakaloka. Maya-maya kakakita ko naka-live yung Edsy. Kaya nga eh. Talagang parang perfect siya sa Lux eh. Yeah, perfect talaga si Jen. Ako feeling, ako opinion lang po. Suffer. 7 hours daw si Jenny nagla-live. Di ba? Grabe, 7 hours. Buti hindi nawawala ng boss si Jenny, no? May mga times po, yung last time na sinabi niya sa akin, Manny. Ay, ang bilis! 200k na! Ha? Ang bilis naman! Sa akin, 198.5. Parang minagic ata nila. 198 pa lang sa akin, ma. Sa akin din. Oh, wala pa. Itong mga to talaga, oh. Advance congratulations pala. Follow niya na, guys, si ate. Iba daw sila. Parang hindi ako sanay na ate yung tinatawag ko kay ma'am. Saan po ba kayo mas comfortable? Madam sis. Na lang. Madam. Madam. Ngayon, kasi yun din naman tawag sa akin ni RJ. Nasanay madam. Na ako. Madam Ski. Yung mga tao dito tawag sa akin, madam. Madam. Then following na daw dito, ma'am. Kaya ang follow niyo 200k nyo na, guys. Let's go. Thank you, thank you, thank you. Madami po ba kayo magpa-vouchers sa mga live niyo? Alos lahat. Ni TikTok. Kasi si TikTok ang nagbibigay ng voucher. May request. May request. Kapag ka, ano, before pa ng live, so prior ng event, ng live event, dapat masabihan si TikTok para ma-ready nila. Pero pag ganun kasi, magsisabi sila ng parang target. Ganun. Kailangan pumahit? Parang oo. Parang ganun. Para sa susunod na live, ganun din. Kumbaga, good ano yung ano mo. Maganda yung record mo. Para sa susunod na live, manominate ka ulit nila. At least meron silang budget pala for it. Ganun siya. Nagbibigay sila ng budget, tapos kapag maganda yung ranking or yung GMV mo sa live, mas pila ipaprioritize ka. Nakakatuwa pala. So, ibig sabihin mostly mas mura po dito kaysa sa ibang e-commerce. I'm learning. Diba? Learning business. Grabe ang pinayat ko sa kape niya. Thank you, Christina! Oh, diba? Ayun yun. Kaya, mas maganda meron kayong TikTok manager para din pag may violation kayo, ma-appeal nyo, matutulungan din nila kayo. Kasi, mahirap mag-appeal ng violation kapag wala kayong contact sa loob. Kasi, ano rin yan eh, kumbaga, mostly, kapag nag-appeal ka, ano agad, parang failed agad yung appeal. Meron ka Perlas, TikTok manager? May kilala ako sa TikTok Philippines. Kailangan ko na rin mag-ganon pala. Ay, wala ka kayo yung ano natin, oh. May business ka. Picture! Ang ganda niya na cute! Ay, may bago daw upload si Jenny. Na picture. Ah, talaga? Ba yan? Mapupuno na naman yung storage ko. O, diba? 1K na lang. Kaya nyo na yan. Guys, kaya 1K. Add to cart na. Ay, may follow si Aling Mir na.
Paano ba i-add si Aling Mirna? Aling Mirna. Ay, naka, may guest po siya eh. Meron. Yan ba yung main account mo, Perlas? Ay, yung dam. Ano oras po kayo natutulog usually? Paano ang day in the life of a CEO? Normal na tulog, 12:30. 12? Ang aga. Parang yeah, nagsastart pa lang yung mga Marites dito sa TikTok ng 12:30. Ah, ganun ma'am, 12:30? Grabe. Opo. Napakaaga nun para sa inyo. Diyos ko. Opo. Kasi 12:30, nag-uumpisa pa lang po, nagpa-plot pa lang po yung mga editors dito. Na, oh, kayo, kayo. 12:30, gising na gising na. Magsisimula pa lang kayo. Minsan, 11. Minsan, 11 po. Ganun. Normal ba yung buhay nyo? Ano kayo, call center, night shift? Isang nga, ma'am. Iba-iba kami, ma'am. Minsan matatapos kami, alas 3, alas 4. Yung iba, hinihintay na lang yung sunset. Nakapagod lumabas. Ano oras ang gising? Ako, 8. Maaga din. Ah! 1 a.m. Ayos pa ba yung mga dugo nyo? Hindi na po. Kaya pa nag-breakdown. Yung sunrise, hinihintay pa. Mm-mm. Grabe, parang hindi na kayo normal. Pero grabe po kasi yung saya sa live, honestly. Oo, lalo pag ano ma'am, pag sama-sama kami ma'am, or kasi ma'am, ang dami namin eh, so nahati kami minsan. Like apat-apat-apat, ganun po. Two groups. Tapos minsan pinag-aaway po nila. Ma'am, hati-hati din. Ngayon po, ang mangyayari, kung sino yung mga bias nila, doon sila mapupunta. So, ganun po. Yung iba naman, sobrang effort. Lipat-lipat, kukuha ng isang cellphone para hindi nahuli sa editing. Kasi may mga... Nakita mo yung sa laptop nila? Ang galing. Mayroon pa ng TikTok sa laptop. Nakita ko yun. Sa computer nila, ma'am. Lahat naka-ano doon. Grabe. Hindi ko alam na may TikTok sa laptop. Grabe. Para kayo may kulto, no? Tama. Kulto join po kayo. Kulto sa madaling araw ang session. Opo. Pare-parehas po kaming bagsak the next morning. Tapos hindi kayo napapagod? Araw-araw nyo ginagawa? Pag-enjoy po, ano eh. Parang ano ma'am, pag mahal mo yung ginagawa mo, ma'am, ano talaga. Tsaka ma'am, kasi kami parang ano namin, ma'am, yung mga OFW, ma'am, kasi yung mga OFW, kaya, gising ma'am, sila pagka... Gising po sila. Tsaka ano, ma'am, minsan, di ba, yung stress nila, ma'am, parang nakaka-ano din kami, parang... Mm-hmm. So in short, ang Team Bardagulan eh nakakatulong sa mga ano, taong bayan. We hope so. We hope so. Yung iba kasi ma'am hindi ganun yung nakikita eh, pero feeling ko naman sa taga magto 2 months na, di ba? 2 months na ang Team Bardagulan. Feeling ko nakatulong naman kaming napadala sila sa ospital. Chinek yung dugo nila. High blood din sila, nai-stress din sila sa amin pag stress kami. Actually, minsan pag may mga bashers, sila na din yung umaaway sa bashers. Oo. Which we... Minsan sila talaga nakikipag-away, ma'am. Oo. Defend, di pala away. So, nakaka-appreciate yun. Parang, kasi ginagawa po namin to dahil happy kami na ginagawa. Pagka may bashers, parang ang plastic naman pag sabihin namin hindi kami apektado. So, minsan apektado, pero... Pag nakikita namin sila na dine-defend kami, parang, ah, pamilya nga tayo. Hindi, opo. Kaya nga minsan, ma'am, dati lagi akong pumapatol sa comment. Ngayon, titignan ko pa lang, gusto kong pumatol, wala, nakapatol na sila. Sila pa lang, ma'am, parang dinidefend na nila kasi, siyempre parang 2 months na nila kaming nasusubaybayan, iba yung saya, ganun. So may ano na kayo, sila na yung nagde-defend sa inyo. Mm-hmm. Kaya ganyan din namin sila, pagpuyatan, bigyan ng time, kung anong utos gagawin, mag-zumba kahit ating gabi. Lahat na po ng pagmamando nila sa amin. Ginawa na namin. Ang palautos kasi talaga itong mga to eh. No? Palasunod naman po kami. O, pati ako. Palasunod naman kami, ma'am, kasi hindi rin kami natitiis ng mga yan. Grabe din magmahal kasi mga yan. Pero silang mangkukulam. Kahit ako napapasunod nila... Diba? Parang silang mangkukulam. Parang siguro may orasyon silang ginagawa. Pag may na-experience ako 2 days ago, lumapit sa akin. Usually kasi sanay ako na, hi, pwede magpa-picture. May lumapit sa akin na, hello, gusto ko lang mag-thank you. Kinumpo talaga yung sarili ko.
Kami, ma'am, nung pumunta kami ng Hong Kong, ma'am, like, umiyak siya, ma'am, tapos sinakap niya ako, ma'am. Tapos parang sabi niya sa akin, ma'am, nung sa Hong Kong sila, marami sila, ma'am, OFW, like, salamat kasi stress na stress kami dito, sobrang nung kami natulungan, ganun, ma'am. Kaya, pati kami, ma'am, ni Cutie, umiiyak din kasi yung akala namin wala kaming kwenta, pero sa ibang tao may kwenta kami. Yan yung sinasabi ko. Kaya majority sa amin na nagla-live, may deep-seated na we hate ourselves. Ako kasi sobrang hate ko yung sarili ko. Parang itong trabaho na to yung nagpamahal sa akin na sarili ko. May Gams, tigil-tigilan mo nga yan. Huwag mo ako idamay sa ano, Zumba daw with Miss Anna. Guys, wait lang. Hindi ko ako parte ng Team Bardagulan. Guys, branding namin. Branding po si Ma'am Anna. Ako po ang kanilang ano, boss. Mentor. Si Ma'am pala magtuturo ng sayaw. Oh, ako pala yung DI. Oh, so hindi nyo alam, parang hate nyo yung sarili nyo, yung self nyo, pero hindi nyo alam para sa ibang tao, hero nila kayo. Totoo, ma'am. Ako, ma'am, late, yung akin, ma'am, talagang feel ko talaga parang wala naman akong kwenta, katawa-tawa lang akong tao eh. Parang wala po akong kwenta. Like, magpapasaya lang ako, pero wala talaga kaming kwenta. Pero yung ma-appreciate ka ng ibang tao sa sabi ng rapa-rapa, ma'am, parang ang laking, ma'am, may kwenta pala kami, gano'n. Nakala namin, ano lang kami, yung gano'n. Paano pag nilapitan tayo, tapos sinabi na wala kang kwenta, ano kaya ma-feel natin? Masasyak talaga ako. Masasyak tayo, no? Ganag dati kasi tingin ko sa sarili ko bago ako nag-social media, ang tanda. Nag-start po kasi ako 27 years old, 26, yun, 27. Parang by that time, opo, yung ibang tao already, they already know kung saan path sila. So parang nung time na yun, super hate ko sarili ko kasi parang wala kang talent, ang tanda mo na, di mo pa alam yung gusto mo, wala kang kwenta, ganun. So parang social media din yung nagsalba sa akin na makita yung worth ko. Honestly. Okay. Ilan taong ka na ngayon? Tapos po, 32. 32 po ako ngayon. 6 years. 6 years na po ako sa social media. So, Perla, ilan taong ka na? 24 po. 24. 8 years pagitan natin. Kaya hindi tayo pwede. Yung sabi. Pwede pala ka. Millennial ka, Ben, tama? Ano po, late millennial. Late millennial. Gen Z ka na ba, Perlas? Perlas, Gen Z. Gen Z. May mga magjawa namang Gen Z at saka millennial. Nakikita ko lang. Baka iwas naman sa camera to si... Hindi, may naranasan nyo na ba yun? Yung may puzzle na lalabas in 5 minutes, ma, ano? Ah, yung puzzle. O, kapag okay. Yung 1, 2, 3, 4. Hey, magbabasa lang ako ng comment. Sabi niya, from 81 to 61 using matcha latte. Malayo pa pero malayo na. Thank you so much, Lux and Miss A. Then, nakakatuwa. Speaking of matcha, ayan o, naka-matcha ako. Ayan nga. At siya, kape, alam mo kay La Madam Ana nung pumunta kami sa bahay ni La Madam Ana. Kung ano talaga, kuya, kumain kami ng lunch and dinner. Kung ano talaga yung binibenta, yun talaga yung ino-offer sa lamesa. Wow. So, kung ano yung binibenta, yun talaga yung ginagamit. So, like, for season, yung ano... Mahirap kasi kapag ka hindi, kasi nakikita ko kayo ni Ma'am Anna, sobrang love niya yung product niya. Makikita mo kasi sa isang tao pag hindi eh. Oo. At saka, syempre, if you have your own brand, mahirap magbenta na hindi mo ginagamit personally. Mahirap pekeen yan, mahirap dayain yan. Kaya, at saka diba, parang maglabas ka ng product tapos ikaw mismo may-ari hindi mo ginagamit. Tama. Diba? Same din sa ano, same din po sa social media. Diba? Parang kung dapat, kung ano yung pinapakita mo sa tao, yun ka din. So, ayan o. Ay, taray. Yes. Ang dami. Proweba o, diba? Ito, Lux Kids, sa mga anak ko. Yan, naman sila dyan pag gusto nila. Four seasons. So, yan din. May favorite flavor po kayo? Macchiato talaga. Kasi coffee lover ako eh. Mm.
Ayan, turmeric ko kasi kay B, syempre hindi naman siya nagpapapayat, no? Hindi naman nag-ano si B. So, eto turmeric ko kasi walang appetite suppressant pang turmeric ko. Mm. Yung favorite niya, melon. Cantaloupe. Collagen. Eto favorite ko, macchiato. Ah, meron pala siyang tub. Ah, yung half kilo. Matcha. Dami pala. Oh, ito pa, meron pa dito sa kanya. Ma'am, wala ka pa pong stock ng black coffee. Oo, wala pa. Pero sana dumating na. Init na nga kami. Kasi ang bilis na sold out agad nung ano. Actually, kulang yung stocks nung nirelease. Parang 14,000 ano lang, boxes. Na-sold out siya kaagad. Naubos agad. Yeah. Kaya po ma'am, ano po yung nagustuhan niyo sa mga content creator kaya mas more on content creator kayo? Actually, yun yung curiosity ko. Hindi, puro artista si ma'am. Ay, hindi ba? Puro sige, artista, yun po sagutin pala. Mga tao lang yung gano'n. Hindi kasi narinig ko. Kasi nung inano yung Lux, parang inano ako nung launch eh. Puro artista talaga kay ma'am Ana. Mm. Naman, parang hati. Buhay ko yung... Bahay natin yung ilaw. Alexa! Ay! Alexa! Turn on living room lights. Ay. Oh. Ay, di nyo kaya. Okay. Alexa! Wala pala ako nun. Meron din kaming mga influencers. May happy naman siya. Okay. Sa marketing, ano, business talk na ba to? Hmm. Si ano kasi si Benedict may business yan eh, 'di ba? Opo. 'Di ba? Si Perlas may mo soon mag-open na ng business niya. Nakakatuwa nga yung ano niya eh, yung story, yung hero story, ano tawag din? Like how you started. Kasi lahat naman magsisimula ka sa maliit, 'di ba? Basta kailangan mo lang seryosohin. So, yung sa Lux kasi, halo siya. We have mga celebrity endorsers. Like yan, si Marian, Alexa, Vice Ganda, Dimples. Madami. Pero meron din kaming mga influencers like Mika, si Dina Wong. Dina Wong is an athlete. Mika, Salamangka? Salamangka, yeah. Malaga, Lux pala siya. Oo, na nag-meet tayo sa Lueve. Lux pa. Ayaw nga pala. Oh, until today naman, Lux si Mika. Tapos, Dina Wong, athlete siya. Ivy Lacina, athlete din. Dami. Ano naman, para si Miss Linel, influencer din, Jen Barangan. Benedict Ku. Ay, sorry. Kasi iba rin naman kasi ang iba ang market ng artista, iba din ang market ng influencers. So, may kanya-kanyang reach yan. Zainab also. Zainab is an influencer naman si Zainab, di ba? Hindi pa naman siya sa artista nagsimula, di ba? As a vlogger siya na nagsimula. Also, V. Cortez. Aba. Dami pala. Dami. Oo, madami. Pero worth it naman kasi talagang nakilala naman talaga yung Lux din. Yes. Sobra-sobra ng mga tao. And I'm happy kasi yun naman yung goal. Siyempre, awareness para makilala yung ganda ng product. Yung benefits ng product. Kaka-inspire. Okay, sabi ko nga, yung asawa ko nagre-reklamo. Hindi daw niya maramdaman yung ano, income. Kasi puro ano, expenses. Pero napunta kay Perlas. Ano din yun? Parang it's investment for the brand kasi. Investment din yun. Kasi pinapakilala mo yung brand mo. Diba? Yeah. Sa una, hindi ka talaga kikita ng malaki. Kumbaga, more on, ini-invest mo muna sa branding. Risk-taker po kayo? Mm-mm. Sa business, kailangan talaga risk-taker po, no?
Sobra. Pero, yun nga, si husband, hindi siya masyado. Siya yung mas, ano naman siya, parang siya yung tagapigil. Maroon parang siya, wait lang, sandali lang. Opo. Pag nag-meeting po tayo, siguro kahit wag po muna siya. Parang siya yung mas, ano, parang mas takot. Yes, yes. Parang tamang combination po. Parang good cop, bad cop. Parang yes. Yan. Oo, tama yun. Kasi at least, di ba, ako kasi aggressive ako. May pagka-aggressive kasi ako. So, at least merong someone na control. Nagpo-control din. Sarap naman ng ganun. Compliment kayo. Di ba? 199.4. 600 na lang. Bilisan nyo. Ay, 600 na lang, guys. Let's go. Actually, wala naman pong restriction for the, ano, yung Laughlin Coffee. Kung pwede sa may lupus patient, pwede naman siya mangyeli. Pero still pa rin, mas maganda pa din kung ipapa-approve mo siya sa doctor mo. Watching while drinking. Thank you so much. Let's go, guys. Yes. Hindi daw sila sanay ng tahimik si Perlas. Dek, tahimik naman talaga si Perlas, ha? What are you guys saying? Lagot ako kay Honey. Bakit? Ba't na naman lagot? G, yes, pwede. Match up. Sa 16 years old, pwede. Actually, 14 years old and above, pwede. Nagtatapos. Hindi nebulizer ka, Perlas? Nagne-nebulizer ka? Nagne-nebulizer ka? Oo, oh, pero hindi ako nagne-nebulizer. May asthma ka? Oo, po, ma'am. Mm. Pero yung asthma ko po lumalabas na bag nati-trigger po. Nang? Ano, alikabok. Yes. Sabi kasi sa comment eh, mga ganun ka doon. Kapag sobrang ano, sobra pong pagod din, nati-trigger siya minsan. Mm. Okay lang ako, guys. Matcha is also slimming, pero nakakapoop si Matcha. Pero hindi siya nakakasakit ng tiyan. Hindi siya LBM. Kumbaga parang i-help ka lang niya na maglabas. Ganun. For breastfeeding, yes, pwede naman. Best na nire-recommend namin sa breastfeeding is Macchiato, Four Seasons, Dark Choco. Sorry, for breastfeeding, Macchiato, Four Seasons, Melon, tsaka Cucumber. So, nagbenta na, dami na nagtanong. Yes, pwede po. Pwede sa 16 years old. Paano nag-start ang LOX? Ay, Ben, paano nag-start yung business mo? Partner po kasi ako nung, di ba sa Oxecure, okay na po ba mag-mention naman? Sa Oxecure, ang deal ko po sa kanila is yung pimple treatment, toner, serum, parang ganun. Tapos yung owner po niya, matagal ko na po siyang ka-work eh. Kasi when it comes to skincare, hindi wala pong halong ano, eme. Parang antagal na years po akong picky sa skin kasi yung dati kong skin puro pimple talaga. Hindi talaga, meron kang so, pimple. Meron po, hanapin ko dito. Doon po ako nagsimula, parang nung college ako, pag nasa school ako, gusto ko pagkatapos ng school, uwi na ako kasi ayoko makita ako ng tao. Tapos every morning, iiyak ako sa salamin kasi may bago na naman. Akala ko nag-skincare na ako ng maayos. Ganun. Talaga. Uy, 200K na daw ako. Yay! Congratulations! Thank you! Sa akin, may banded na lang, mami! Dito naman pala eh. Itong mga to talaga, oh. Kaya nga eh. Ay, ito. Ayan, nakita mo yung picture mo? Opo. As in, kasi ang tawag sa akin dati, ano, pimple na tinubuan ng mukha. Pero as a joke lang, pero masakit na joke, ganun. Oo, masakit na joke yun. Twink. Ay, hindi ko pa napapakita sa live to. Oh my God, ala! Ala, oo nga!
kaya traumatized po ako sa ano. Nakaka-empathize ako super sa mga nagkaka-depressive episodes dahil sa acne nila. Nag-isotretinoin din po ako dati. Alam niyo po. Familiar po kayo sa isotretinoin? Oo. Nag-oral din po ako para mawala siya. So ngayon super kailangan alaga talaga. Oo, yeah. I-maintain mo na yan, di ba? If hindi maganda yung ingredient, parang I'd rather not take the risk. Talaga. May water tayo ba? Yes. Best na pang palus ng weight. Ano, actually, siya appetite suppressant kasi yung Lux, guys. Yung Lux Lame, Lux Beauty. Appetite suppressant kasi yon. So, it i-help niya kayo para hindi... Para feeling, alam niya, feeling busog agad, hindi ka kakain ng madami, ganyan. Kaya, yun yung nagiging reason din. Tapos wala siyang sugar, low in calories. So, yun yung nagiging reason din. Bakit hindi kayo mag-gain ng weight? Or yung iba, maintenance lang nila para hindi sila tumaba. Kahit na kumakain sila ng mga gusto nilang kainin. Ganon. Visit kayo, guys. Sabi nila, so paano nga nag-start? Di mo sinagot. Sorry! Oo nga, no? Hindi mo sinagot yung tanong. Hindi. Kasi po, ang dami kong dadaminsan yung mga backstory. O, ganun so, din ako. Tapos parang gumaganon na lang gumaganon yung... Nawawala. Tapos nawawala na yung pinaka-main, ano, yung main topic. Sarap yung Eunice na may tunat. Bali, yung ano, yung owner po, half-half kami ng Naked Collagen. Opo. Galing. Kasi parang hindi ko po kaya ngayon magsarili. Pwede din naman with Lux Mix. Mm-hmm. Or gagawa ng bago. Magpapa-mentor. Diba? Ayun ang ano, yung Lux Mix, may planta na kami. So, ano po yung Lux Mix? Lux Mix Manufacturing Plant. Ah, okay. Akala ko product siya. Yung open na siya sa September... 8, baka... Ah, hindi pa po siya out there. Yeah, ano ba? Nice. Ribbon cutting pa lang kami. Ibe-bless pa lang siya sa September 8. Kung free kayo, ayan, invite ko kayo. After the meet. Ano pong product usually sa Lux Mix? Ano yun? Food and cosmetics. Anything. Okay, if this means... Nakakatuwa naman, nakakatulong talaga yan sa ano, mga gusto mong startup. Oo, actually, kahapon, meron kaming meet up na, ano pa lang siya, 18 years old, sobrang nakakatuwa. Gusto niya lang magkaroon ng sarili niyang business-minded siya kasi college student siya, so business course siya. Parang part of thesis nila, kailangan parang may business silang gagawin, ganyan. So siya gusto niya seryosohin. And nagpapa R&D na siya ng product niya. Mm-hmm. Tapos ano siya, beauty queen siya sa lugar nila. Wow. Nakakatuwa actually mga bata ngayon super proactive. Mm-hmm. Perlas, next na magbe-business. Anything that you recommend po na Lux Lame para sa 16 years old na gustong magpapayat. Okay. Ako, I suggest, kung coffee lover ka, try mo si Caffe Macchiato. Kung hindi, dark choco, pwede si dark choco, kaya si Four Seasons na juice. Or si matcha. Si Pro Miltaro naman, pwede siya as meal replacement. Kung pampataba, si Pro Mil, gawin mo siyang dessert. Instead na meal replacement, gagawin mo dessert si Pro Mil. Ayun naman yung pang-gain ng weight. Pero guys, yung Lux Lame tsaka Lux Beauty dito sa TikTok, parehas lang yun. Alam mo ba, sobrang tinamaan kami nung nag-ano si TikTok na nag-restrict sila ng mga slimming and weight gain product. So hindi na po kayo nagpo-promote masyado? Bawal mong i-promote. Bawal mo sabihin yung Lux Lame kapag nagla-live ka ng may yellow basket. Gets. Beauty. Nag-create pa kami ng another packaging na beauty yung nakalagay instead na slim. So, Lux Beauty. Kaya yung iba, nalilito sila. Bakit Lux Beauty? Gusto nila Lux Slim. Super strict.
maintain lang yon. Acidic lahat, yes. Yun yung maganda, hindi nakakasutmira. Non-acidic, tsaka no sugar. Kaya pwede rin siya sa diabetes. Yun. So, mahirap din ang business. Kailangan din talaga pag may mga bagay na ganyan na dumadating na problema, handa kang gawa ng solusyon. Pero nag-breakdown din ako noon. Like, parang nung una, ano-ano lang, parang syempre isipin mo kung paano mo masosolusyonan yung problema. Kasi malaking ano yun eh, malaking dagok yun for us kasi mismong brand name namin yun. Hindi mo siya pag-iitago eh. Parang meron po ako nakitang TikTok nyo dati, matagal na eh, long hair pa po kayo nun. Tapos parang umiiyak ata kayo sa TikTok nun dahil may isang nangyari, something like that. Ah, oo. Nung bago pa yung business nun. Ano yun? Nascam kami nung, naloko kami nung admin namin. Ay, inside pa galing. Parang yung taong pinagkatiwalaan mo, estudyante pa yun ah. Estudyante pa yun. Parang nagpresentasyon ng admin, ganyan. Para makatulong din sa schooling niya, ganun. Eh syempre, kami naman din, wala pa rin naman kaming tao nun. So, pinagkatiwalaan namin. Tapos, di namin alam, may mga nangyayari na pala na ano, na kabulukan dun sa deliveries, ganyan. So, kung halimbawa, ang i-deliver, ang order is 500 boxes lang, ang gagawin niya, ang isi-send niya sa warehouse, sasabihin niya, 1,000 boxes. So, yung 500 boxes, dun sa bahay niya i-deliver. Ang laki nun. Ganun. Tapos, late na nung ano eh, ang tagal na nang nangyayari bago namin napansin. May trauma na kayo sa tao. Somehow, nagkaroon, pero mabilis din kasi talaga akong magtiwala. Like, parang, hindi kasi ako mapagdudang tao. Alam mo yun, parang, hindi ako judgmental na tao na, basta ganun. Bilis ako magtiwala. Hindi ako mapag-isip ng masama. Pupak. Pupak. Ay, si Perlas na wala. Yeah. Si Perlas, mabilis din magtiwala. Mabilis magtiwala o mabilis ma-fall? Wala na daw. Pare, mabagal lang ang net. Pearl? Oh, nag-lag na. Wala na. Wala na siya. Wala siya. Opo. Nag-lag ata siya. FB10 siya. Flavor na pang gain ng weight. R! Ang walang slimming is yung cucumber. Maganda naman siya sa mga may matataas na ano, mga high blood, ganyan. Kasi more on fiber naman si cucumber dalandan. Pero kung pang gain ng weight, si Promil Taro, gawin yung dessert. Meron ba ako ng Promil? Try ko nga. Yung purple box. Meron po yan sa... Protein shake siya eh. Yan, Uy. Gusto ko siya ni Brix yan. Gusto ko din ang mga protein. May na yung ano si Brix. Ilalaban ko po ang cantaloupe melon sa appetite suppressant. Nakakapin mo yung talaga. Sabi ni Yana ng text. Alam mo, nakaka-happy. Kahit sa ibang bansa, sobrang kilalang kilala yung Lux products. Sobrang sarap nung cantaloupe. Favorite ko din. Ay! Nawala na si Perlas. Paglalagyan siya. Oh, ayun, baka may gagawin ka pa. Okay na. Thank you so much. Thank you din po. Hope to see you again. So, may session pa kayo mamaya ng Team Barda. Hindi ka pa pala sa online. Ay, guys, i-follow nyo muna si Ma'am Ana. Ipa-200 natin. Thank you. Yes. Magpapahinga na po kayo. Ako dati gamit. Ang daming tanong eh. Ako dati gamit ko decaf na coffee. Ang ganda ng effect. Ay, thank you so much. Ay, malapit na. 100 na lang. Me, na goal is to be an admin. So, sa narinig ko, I realize how important trustworthy is. Yes, ni Amor. Kasi pag admin ka,
Siyempre. Tsaka anong nangyari pa noon, di ba, admin siya. So, yung mga orders, biglang doon niya sa, kasi di ba may stocks na siya. So, doon niya ipapasok sa, ano, niya na, doon sa taga-benta niya ng stocks niya. Ay, so sa kanya yun lahat? Tapos yung ibang mga international dealers namin, siya na rin pala yung nagsusupply. Parang kinuha niya na yung business niyo. Diba? Parang itatransfer na lang po yung name. Nakakaloka. Kaya sobrang ano rin talaga. Sobrang kailangan talaga guys, kapag sa negosyo, umuha kayo ng taong mapapagkatiwalaan nyo. At saka, wag din kayong masyadong kampante. Kailangan, meron din kayong parang monitoring, ganyan. Kasi, minsan negligence din naman ng owner. Like, kami, naging kampante kami, akala namin, okay lang, masyado kami nagtiwala. So, hindi namin pinapakialaman. Diba? Which is mali. Dapat, i-check mo din. Visible lahat. Oo. Like, tingnan mo din. Try to monitor. Tingnan mo kung paano siya sumagot sa kliyente. Diba? Parang, mag-random, ano ka, random test, random visit dun sa page kung paano sagutin yung client. Para makita mo kung may mali. Mahirap din kasi mag-oversee pag hindi niyo po na alam paano gawin lahat eh, no? Mahirap talaga. Ay, 200K! Happy 200K! Talaga! Yay! Thank you so much! Yeah! Thank you so much! Ayan. Dahil dyan, bukas na po kami mag... Oo! At dahil dyan, Alexa, turn off living room lights. Taray. Pahinga na po kayo. Kaya't na ako, dami ko pang gagawin. Nag-aaral kasi ako. Nang? Nag-aaral ako. Nag-aaral. Gets. Akala ko may naaral na language or something. Okay, nag-aaral. Ay, hindi ako narinig na Alexa. Ayan. Alexa, turn on living room. Ay, turn off pala. Bakit ba turn off? Ako pala yung mali. Sorry na. Alexa! Turn off the screen. O, di ba pinatayan ako ng ilaw? Alexa, isa pa. Sige po, good night. Good night. Thank you so much, guys. Thank you too for tonight. Bye. Good night. Ang sakit ng sikmura ko. Kanina ko pa tinitiis. Silipin ko lang yung anak ko, guys. Nag-enjoy ako. Super, super bait ni Ma'am Anna. Hindi siya kabag kasi... Wait lang, silipin ko lang anak ko. Bugs, tulog. Hindi alak. Is it because of... Hindi, tagal na nun eh. Kasi kahapon, hindi ba, breakdown era nga ako. Tapos wala akong gana. And di ako nakakain today masyado din kaya... Sanay naman ako mag-fasting. Pero gulo-gulo kasi scared ko ngayon sa kain kaya... Hindi gumagana ang brain ng person.